Hi guys! Welcome back to another video and kakaiba or medyo kakaiba tong video na to kasi nasanay kayo na nagre-review ako ng mga skincare products, skincare sets sa aking channel pero this time mag-unbox ako ng package sa akin ng isang local brand. Naisipan kong i-video to kasi natuwa ako dito sa brand na to kasi small time pa lang sila, hindi pa sila boom na boom sa market pero nagpapadala na sila ng mga packages sa mga kagaya ko na nag-review, nag-video dito sa YouTube about different skincare sets, skincare products, nagbibigay ng tips, ng mga nag-share na experience. Ayan. So, natuwa lang ako kasi kahit na ganun pa lang sila, madami na silang binibigyan ng kanilang products. So, wag na nating patagalin pa. Ito ay ang Feathers and GD. So, ayan yung box na pinadala nila sa akin. And actually, binuksan ko na siya. Pero not the products. Hindi ko pa binuksan yung products. Yung mismong box lang kasi talagang na-excite ako. Ayan. So, let's see what's inside. So, first of all, ayan, nasa box siya. Tapos may sticker, kitang-kita at basang-basa nyo naman yung kanilang brand, which is Feathers and GD. Tapos ito yung tagline nila. Makeup is good, but great skin is better. Which is true kasi papakita ko sa inyo mamaya yung nangyari sa face ko. So, ito yung kanilang IG, Feathers and GD, and ang kanilang Facebook page, Feathers GD. So, yun. Open natin. At natuwa ko dito sa package nila sa akin kasi mayroon na kasing ilang-ilang mga brands na nagpapadala sa akin para gumawa ng reviews, i-share yung experience ko dito sa YouTube nung ginagamit yung products nila. But this is the very first time na nakareceive ako ng package with my name on it. So, parang feel ko talaga na para sa akin yung package. So, yan. Sobrang natuwa ako. Tapos, pagbukas mo pa niyan, ayan, nandiyan din yung pangalan ko. So, hello, Miss Bea. So, ito yung laman. Okay, so, ito. Ito. Ayan. Tapos, itong set, nakasil pa yan. Ayan. Sabay-sabay natin i-open. Tapos, may sabon. Then, may cutie-cutie headband. And paper. Mula natin dito sa common na ginagamit natin at common na mapapanood nyo dito sa aking channel. Iba't ibang skincare set sa mukha. So, first of all, pansinin natin, mag-leave tayo ng comment bago natin i-open. Leave tayo ng comment about the box. So, Feathers and GD, hindi ko alam kung ano yung tawag sa ganito. Pero yan yung kumikinang-kinang. Ayan, kapag ka tumatama sa light. So, nakalagay Feathers and GD Mild Rejuvenating Starter Kit. Makeup is good but great skin is better. So, ito nga yung tagline nila. And for external use only. Sa gilid, ingredients. Tapos dito, sa likod, sunburn alert. Ayan. So, nakalagay dito na may AHA daw siya that may increase your skin sensitivity to the sun. Okay. So, as expected kapag may AHA ang mga products. So, exclusively distributed by Feathers and GD. Okay. And then, sa likod, the skin benefits that you will get kapag ginamit mo to. So, ano-ano yun? Anti-aging, rejuvenates, removes acne, mild exfoliation, visible bright skin and clogged pores, treats hyperpigmentation, boosts your collagen production. Ayan. And then, may warning naman siya, which is yung palaging tinatanong ng mga buyers, ng mga users, kung safe daw ba sa mga pregnant and lactating moms yung set. So, dito nakalagay na siya agad. Kasi minsan sa mga set na nabibili natin online, hindi nakalagay na recommended siya or not recommended sa mga mommies out there na nagpapa-breastfeed at mga buntis. Ayan. So, open na natin. So, ito yung seal niya. And yung seal niya, ayan, may tatak din nila Feathers and GD. In fairness, may seal. So, napansin ko dito sa box, simple siya na maganda. Ang sarap niya sa mata kasi light lang yung color. At naiba siya dun sa mga karaniwang rejuvenating sets or iba't ibang skincare set online. Yung kita yung loob. Diba ganun usually, yung parang plastic yung labas. Tapos kita mo yung loob na may toner, may sabon, may mga cream or may mga serum. Ganun kasi usually yung lumalabas sa market, kita mo agad yun nasa loob. But this time, talagang isusurprise ka nila. So, ang hirap buksan. Ang ganda, sealed na sealed.
So, hindi ko na kinaya. Gagamit na ako ng gunting. Ayun. So, let's open. Ayan. Uy, ang ganda niya, in fairness. Kasi, pagbukas mo ng box, may nakasulat pa. Ayan ulit, yung kanilang brand. Tapos, anong set yon? Mild Rejuvenating Starter Kit. Tapos, how to use day and night. Ay, ang ganda. Tapos, sa dito, oh, dito sa part na to, ayan, nakalagay na mag-patch test muna bago gamitin para makita kung may irritations or kung ano, may allergy ka sa ganitong mga products. Ayan. Tapos, ay, bongga. So, number 3. Bakit may number? Ah, okay. Ngayon ko lang pala napansin. Ito siya nung naka-close. Diba, ganyan siya nung naka-close. Nung in-open siya, andito yung instruction. So, number 1, sa gilid. So, Feather Light Peel Soap. Ito. And then, number 2, the toner. Andiyan na yung ingredients nakalagay. Napaka-cute. Ang unique. And then, number 3, the Age Eraser Night Peel. And then, number 4, tinted sunscreen. Wow. Parang ngayon lang ako nakarinig ng tinted sunscreen sa mga Rejuve set. Ayan. So, grabe, sa box pa lang, leveled up na talaga yung kanilang rejuvenating set. As in, kita nyo naman, no? So, yan pa lang yung box niya, silyadong-silyado. Sobrang ganda, matigas, hindi mabilis malukot. So, ayan, punong-puno talaga ng information yung box nila. Bago mo pa lang buksan, naguhumiyaw na yan sa information. Pag open mo pa, kahit saang sulok mo tignan, meron siyang nakasulat. Tignan ko lang kung may itanong ka pa dun sa binilhan mo kapag ginamit mo to. Ayan. Ang nice niya talaga. Okay, so doon naman tayo sa products. Ang ganda talaga nung ano, nung kanilang box. So, ito yung una nilang product sa set. The Feathers NGD Feather Light Peel Soap. So, parang ito rin yung pinadala nila sa akin isa. Yung pinakita ko kanina. Okay. So, may extra kasi medyo maliit siya. 100 grams. Para kasi yung before, ang nagagamit ko sa mga set ay 135 grams. Pero yung kanila, 100 grams lang. Ayan. So, mayroon ding yung mga date kung kailan siya minanufacture. Ayan. Tapos, yun lang. Kasi yung ingredients naman, nandito na sa box. So, basahin nyo na lang doon. Ayan. And then, white siya. White and small lang. Kasi 100 grams. And then, the toner. Ayan, naka-wrap din siya. So, hindi siya magli-leak or tatapon. Ayan. And then, 60 ml lang. Parang nasanay naman ako sa 65 ml. So, medyo, siguro mas maliit tong set na to. Or mas konti yung laman. Ganun. So, this is used day and night. Ayan. Number 2. So, may number para if ever na naitapon niyo yung box, may guide pa rin kayo kung kailan niyo siya gagamitin. Ayan. Ang cute ng color niya, baby pink. And then, meron ding instructions dito kung paano niyo siya gagamitin. Nakalagay 2 to 3 drops lang daw. So, and then, may sunburn alert at saka siguro ano to, batch number. Tsaka yung expiry date. Ayan. So, cute size lang siya. Ayan. And then, ay, ang cute din ng kanilang ano, cream. Yung mismong packaging. Kasi, tawag dito. Parang kakaiba yung shape kasi nasanay ako na parang bilog na bilog. Ito parang vase. And so, this is the 3. Parang silang 3 kasi isa sa gabi, isa sa umaga. Anyway, nakalagay naman yung sun and moon. So, ito yung Age Eraser Night Peel nila. So, nakalagay. Ano din siya? Naka-wrap. Tapos, meron pa siyang nakalagay dito sa gilid na do not accept if seal is broken. Wow. Ang bongga talaga. Ang bongga niya, in fairness. Kasi sa iba, hindi nakarap yung mismong product sa loob ng set. Hindi. So, mag-try tayo magbukas. So, buksan natin yung sabon. Dahil gagamitin ko na rin naman siya. Dahil kakapatred ko lang. At usually talaga, pag nagpapatred ako, ang lala. Naglalabasan yung mga, ayun, tagyawat sa kilay. Sa kilay ako madalas tinatagyawat. Ayan. Active na naman sila.
Hindi ako naglagay ng kahit ano sa face ko para makita niyo yung condition. Na merong uneven spots dyan. Ayan. Then, fresh pa yan. Ito, ayan, merong isang active dito. Tapos, ito, marks yan. So, sana mawala kapag ginamit ko to. So, let's go back sa ating sabon. Amoy gatas. Amoy gatas. Hindi siya kojic siguro. Or mamaya titignan ko ingredients. So, hindi rin siya mabilis yung ma-deform. Ayun. Kasi yung iba ko natatry, ang lambot ng sabon. So, hindi siya ganon. At wala siyang amoy kojic content. Ayun. So, amoy lang siyang gatas. Pero wala siya nung brand nila dito sa sabon. So, gets niyo naman na yun kung ito lang yung gagamitin yung sabon. Ang bango niya may gatas. Yun. So, next, toner. Buksan natin ang toner. Amoy cologne. Amoy cologne siya. Parang baby cologne. Ayun. So, amoy cologne siya. Yung effect niya sa mukha, sa review ko na lang ibibigay. Amoy cologne. Tapos, dito tayo sa sinabi-sabi nilang tinted sunscreen daw. Tignan nga natin. SPF 30, 10 grams. So, ito yung sinasabi ko sa inyong packaging na parang vase. Ayan. So, kita nyo, nagbukas na ako. Pero, meron pa siyang sticker dito na do not accept if seal is broken. So, ganun ka bongga, no? So, sa ilalim pala. Yun. Then, open. Ah! Tinted na. Ayun. Parang may chocolate. Parang nakakagutom tong set na to. May chocolate, guys. So, yan yung pagka-tint niya. Try tayong konti. Ayan. Ayan siya. So, abangan nyo na lang kung anong comment ko dito habang ginagamit ko na siya sa mismong review sa set na to. Ayan. So, syempre, meron din nung kagaya sa ibang products na kung kailan siya mag-expire. Tapos, ito yung kanilang Age Eraser Night Peel. Ayan. Open natin. Ayun. Ito talaga, sanay ako sa ganitong kulay ng cream. Parang ang ganda nung kanila, 10 grams, tapos siksik yung laman. Kasi diba sa ibang mga set, hindi siksik yung creams. Ito, siksik siya at parang hindi talaga nabawasan. So, dito sa... Parang walang amoy. Sabagay, wala mang amoy yung mga cream, yung mga night cream. Matatapang lang. Ito, ewan natin, nakalagay mild rejuve. So, titignan natin kapag ginagamit ko na. So, ito, medyo usual lang siya for me kasi nakakagamit na rin naman ako ng rejuve. At yung mga night cream, usually ganito talaga yung color ng creams nila. So, yan. Pero, kakaiba sa akin yung amoy ng soap. Gatas na gatas. Tsaka itong kanilang sunscreen na amoy chocolate at tinted. At yung kanilang toner na amoy cologne. So, ngayon, proceed tayo dito sa S10 Whip Snail Soap. And, actually, nung nakita ko, sobrang na-excite akong gamitin. Kasi, alam mo yun, parang naiisip ko, mayroong brand sa Watsons, nakalimutan ko. May brand sa Watsons, parang Lux Organics ata yun. I'm not sure. Na ganito yung packaging ng sabon or snail white yun. I'm not sure talaga. Kalimutan ko. Pero ganito yung packaging. O, diba? Ang lakas maka-mall. Ang lakas maka-bongga ng brand. So, ayan. So, may QR code. Ayan. Follow us on FB. Tapos, IG. Batch number. Manufacturing date. Expiry date. Ingredients. How to use. Lahat. Tapos, ito siya. Grabe, ang ganda. So, dalawa yung pinadala nila sa akin. This is for hydration, brightening, and pore care. Bar soap with delicate soft net for mild exfoliation. So, wag na natin patagalin pa. I-open na natin tong S10 na to. So, open here. Grabe, ang ganda. Papakita ko ng malapit. Ay, napakinggan nyo. Ganda. Sobrang ganda talaga. 120 grams. Grabe, sir. Nakaka-excite. So, i-open. Ganda, ang ganda. Packaging pa lang, panalo na to.
Wala ka nang masasabi. Ayan. Ayan. Ang bango. Parang gusto kong maligo. Ito siya. Hindi ko na napakita na excited na ako. Ayan. Okay, so combination siya nung parang combination ng pink and white. So, ang ano niya, ang taas. Parang okay, so ayan ang difference nila. This is 100 grams and this is 120 grams. Pero ito kasi, ito yung kasama sa set. Ito, bukod na soup nila, whipped snail soup with real snail filtrate. Ayan, buksan natin. Ito yung batch number, manufacturing date, and expiry date. Ay, ang bango. Parang may, parang amoy Dove. Oo, amoy Dove. At ito, ayan, napansin ko kaagad. Malambot siya, mabilis ma-deform. Ayan, kita nyo. Mabilis siya ma-deform, unlike dito. So, yun yung difference nung dalawa. But anyway, nakalagay naman siya sa net. So, hindi rin siya mabilis mauubos. Yun yun. Tignan natin yung isa. Buksan na rin natin kung pareho sila nung color. Or, okay ba? So, check natin. Ay, parang mas ma-pink to. Oo. Pakita ko sa inyo. Ito siya. So, ito yung isa. Ayan. Parang mas ma-pink to. Siguro sa pag-mix lang to. Pero, I'm sure, same ingredients lang to. So, ayan. Ayan nga, mas ma-pink siya. Unlike dito. Mas madami yung pink dito. But anyway, pareho lang yan. Pareho lang na amoy yan. Ayan. And, I think that's all. Plus, ito, meron silang cute headband for me. And, syempre, gagamitin ko to kapag nagre-review na ako ng kanilang products. And, that's all. Abangan nyo na lang yung review ko about the mild rejuvenating set. Kung mild ba talaga siya. At, talaga na-excite na rin ako gamitin yun kasi, ayan, ang dami kong bruise. Ayan, ang dami kong active ngayon. At, gusto ko mawala tong pimple marks. Hindi ko alam eh, kung paano siya mawala. At, yun nga, itong sabon, gagamitin ko sa body at isasabay ko na rin yung review about this. So, yun lang. Thank you so much for watching and thank you Feathers and GD for the package and I hope you guys follow them on IG and on Facebook. Ilalagay ko na lang yung link sa baba. So, thank you guys!